Nang si Edith Marshall ay nag-edad ng 75 taong gulang, ay naisipan niyang sumakay ng cruise ship patungong Bahamas. Isa lamang siyang matandang babae na walang material na posisyon at nakabihis lamang ng simpleng kasuotan. Bagamat ang ticket niyang kinuha ay para sa luxury suite, ay hindi maiwasan na maliitin siya at pahiyain ng isang milyonaryo na isa ring pasahero ng mismong barko. Pero nang sabihin niya kung bakit siya naroroon at kung sino ang kanyang anak, ay natahimik na lang ang lahat at hindi na nakapagsalita pa. Si Mrs. Marshall ay hindi pa nakakasakay ng barko kailanman. Kahit pa siya ay naninirahan sa Florida, nakilala sa mga magaganda nitong beaches. Ilan taon na nga rin siyang hindi nakakapasyal sa dalampasigan para masdan ang ganda ng dagat. Dahil na rin sa pagbaba ng ekonomiya at pagkaretiro niya bunga ng katandaan, ay naging problemado na ang buhay para kay Mrs. Marshall. Isang rason para mawala na rin siya ng pagkakataon na magsaya. Hindi pa rin siya nagmiminti sa pagbabayad ng taxes habang pinapanatili ang kaayusan ng kanyang bahay na halos umuubos sa kanyang nakukuhang pera. Magse-75 na siya ng araw na iyon nang maisipan niyang sumakay ng cruise ship patungong Bahamas. Hindi lamang ito isang ordinaryong cruise gaya ng normal dahil ito ay isang luxury ship na may swimming pools, casinos, suites at dekalidad na cuisine. Isang lugar na bumabagay lamang sa mga mayayamang tao at isang matandang babae na nag-ipon na matagal para lamang makasakay dito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na mabibisita ni Mrs. Marshall ang lokasyon na yun na madalas sa TV niya lamang nakikita o sa internet. Kaya nasasabik din siya sa pwede niyang makita at labi siyang nagiging determinado. Nang araw na yun ay ganap nang nakarating ang matanda sa port ng Miami. Naguguluhan pa sa kung ano ang dapat niyang gagawin. Nagpalingon-lingon naman siya para maghanap ng mga empleyado na pwede mag-aasi sa kanya. Pero wala siyang ibang natatanaw kundi mga nagkakasayahang tao na nakamagarang mga kasuotan kasama ng kanilang mga kaibigan at kapamilya. Ang lahat ng tao doon ay sanay na sa pagbiyahe sakay ng isang luxury ship. Sadyang naiiba lamang si Mrs. Marshall sa kanila na nag-iisa lamang at walang kasama. Hindi maiwasan ng matanda ang kabahan sa kabila ng saya na maranasan ang pagsakay sa isang magandang barko. Ito ang unang beses na magagawa niyang bumiyahe papuntang ibang bansa na nagawa pa niya sakay ng isang luxury ship na matagal na niyang pinapangarap. Ilang sandali pa ay tumunog na ang bell at ang boarding queues ay nagsimula ng mabuo. Doon may mahabang linya at maiksi at hindi naman malaman ni Mrs. Marshall kung para saan ang dalawang iyon. Kaya nagtungo na lamang siya sa kung ano ang pinakamalapit at sa bawat hakbang ay marahan rin niyang itinutulak ang kanyang mga bagahe paabante. Walang sino man doon ang tumulong sa nahihirapang matanda. Siya lamang din ang kaisa-isa doon na tila nakalumang kasuotan. Maya-maya pa matapos maibigay ng matanda ang ticket sa boarding inspector, ang lahat ay kinakailangan pang pumila bago magdaan sa isang metal detector. Nagulat naman si Mrs. Marshall nang tumunog ang alarm sa kanya na umagaw sa atensyon ng iba pang naroroon. Labis siyang nadismaya lalo na nang sinabihan siya ng guard na umalis na sa linya para ma-scan siyang muli. Doon habang nakikita ng iba ay sinusuri ng guard ang katawan ng babae para malaman kung may illegal ba itong bagay na dinadala. Isang babae naman doon ang bigla na lang nagsalita. Paghinalaan talaga yung matanda eh, no? Nadiskubre na naman din ang guard kung bakit nag-activate ang alarm niya sa matanda. Dahil nagtatago pala ito ng mga susi sa kanyang stocking. Nakasanayan na ito ni Mrs. Marshall sa tuwing lalabas siya ng bahay. Mamimili sa palengke, pupunta sa ibang lugar, ay dinadala niya talaga ang kanyang mga susi. Kadalasan sa kanyang medyas. Nang tanggalin naman ang matanda ang kanyang lumang sapatos at medyas para mailabas ang mga susi,
ay hindi na napigilan ng ilan sa pila ang magtawanan. Wala namang magawa ang matanda noon kundi ang mapayuko na lamang sa kahihiyan at hindi na umimik pa. Ngayon lamang siya na insulto ng ganun sa tanang kanyang buhay. Susi lang naman yun, kaya ano ba ang magiging problema? Tanong niya sa kanyang sarili. Nagawa din namang mapadako sa may counter kung saan i-check ang kanyang ticket. Sinuri naman ito na inspector. Gayun din ang dokumento nitong dinadala. Kayo po ba talaga si Edith Marshall? Seryosong pagtatanong ng inspector. Tumugon naman din si Mrs. Marshall ng oo. Sabay labas ang kanyang ID bilang patunay. Ganun pa man ay hindi pa rin naging sapat ito sa inspector. Kaya ipinatawag na niya ang kanilang manager. Sinuri naman din ng manager ang ticket at maging siya ay nagtataka rin kung paano nito nagawang makapag-avail ng isang luxury suite. Napapailing na lamang ang matanda sa kanyang nararanasan. Nakakaistorbo na rin siya sa ilang pang tao na pumipila sa may counter. Hindi malaman ni Mrs. Marshall kung ano ba ang nagiging problema ng mga taong yun sa kanya. Ilang sandali pa ay nagsalita na rin ang manager. Ayos na po, pwede na kayong mag-board. Pero nasa maling linya po kayo, para lamang po ito sa executive passengers. Doon po yung pila sa mga premium passengers. Ang babae sa kanyang likuran ay nagulat naman sa kanyang nadinig. Paanong mangyayari na isang matandang gaya niya ay magkakaroon ng pera para sa isang premium suite? May mali ata dito. Tingnan nyo nga yung sapatos niyan. Nainsulto naman si Mrs. Marshall sa sinabi ng babaeng yon. Pero siya na rin ang humingi ng paumanhin sa manager. Sabay tugo na sa kabilang linya kung saan ang nakapila ay mayayamang mga tao na nakamamahaling kasuotan. Ipinakita ng matanda doon ang kanyang ticket at hinayaan na siyang makapag-board. Naiilang man sa pagtitingina ng mga tao sa kanya ay hindi na lamang niya ito pinapansin. Ang iilan naman doon ay tila binabaliwala na lamang siya na parang hindi nila siya nakikita. Ngayon lamang nakapasok si Mrs. Marshall sa ganong kaganda at malawak na sasakyang pandagat. Maya-maya pa, nang hindi na malaman ang kanyang pupuntahan, ay lumapit na siya sa isang crew na naka-uniform sa hallway para tanungin kung saan makikita ang kanilang upscale suites. Dahil naman sa ayos na matanda, ay inisip ng crew na baka normal na pasahero lamang ito na nais magtanong. Madam, nandito po sa loob ang aming luxury suites, pero available lamang po ito para sa mga VIP travelers. Matapos sagutin ang matanda, ay ibinaling na ng crew ang kanyang atensyon sa isang tila mayamang lalaki na lumapit. Mukhang alam ng mga pasahero doon ang kanilang mga ginawa at dapat puntahan. Tanging si Mrs. Marshall lamang ata ang baguhan sa pagsakay ng isang cruise. Dagdag pa ang kanyang edad kaya wala ni sino man ang nagnanais na lumapit sa kanya para tumulong. Wala siyang matanungan kaya naglakad na lamang siya hanggang sa marating niya ang lokasyon kung nasaan ang executive suite. Isang lugar sa barko na hindi nararapat puntahan ni Mrs. Marshall. Dito nagsimulang mag-alala ang matanda. Nangangatog na rin ang kanyang mga kamay dahil sa itinutulak niyang mga bagahe. Makalipas ang ilang sandali ay napansin na din ng isang ship crew ang tila pagkapagod at paghihirap na matanda. May galang nitong sinabi kay Mrs. Marshall na siya na lamang ang magdadala ng kanyang mga bagahe. Hindi ko alam kung saan ako dapat na pumunta. Napakalaki naman ang barko na ito. Para malaman, ay agad namang hiningi ng crew ang ticket na matanda para tignan. At nagulat nga siya at hindi inaasahang malaman na ito ay para sa isang premium suite. Hindi na naman din inaksaya ng crew ang kanyang oras sa paghuhusga sa matanda. Sa halip ay dinala na nito ang bagahe at inihatid na ang matanda sa kanyang nararapat na kwarto. Dito na tila nabunutan ng tinik sa dibdib ang hirap na hirap na matanda mula sa Florida. Sa wakas ay makakapagpahinga na rin siya sa kanyang cabin. Sa mga oras na iyon ay tila maayos na ang lahat para sa kanya. Nagtungo sila sa isang area kung saan naroroon ang iba pang mayayamang mga travelers. Madam, ayon po sa ticket nyo ay dito kayo nararapat. Pwede nyo na pong tunguhin ang linya na ito. May ngiting wika ng crew.
sabay baba na rin ng mga bagahing kanyang dinala. Kinakailangan na rin kasing mamaalam ng crew na yon na nagbitaw na lamang ng pangako na babalik siya kung sakaling magkaroon pa ito ng problema. May kinakailangan lang siya umanong gawin na iba pang bagay ng mga oras na yon. Pero ang naging problema naman ng mga sandaling iyon ay ang pagharang ng bagahe sa sahig na humarang sa daanan ng mga tao, kabilang na nga dito ang isang milyonaryong lalaki na agad nagsalita. Kaya nga ako nagbayad ng malaking halaga para makapag-relax sa magarang lugar na ito. Tapos ay may haharangan lang ako ng ganyang klase mga bagahe. Pwede ba ma'am? Baka pwedeng pumunta na kayo sa cabin nyo at hayaan nyo na kami dito. Nangatwira naman si Mrs. Marshall na ang kanyang ticket ay para sa lugar na iyon. Natawa naman ang milyonaryong lalaki at sinabing napaka-imposible naman ng bagay na iyon. Dito ipinaranyang muli na matanda ang kanyang ticket bilang katibayan na totoo ang kanyang sinasabi. Bakit naman hahayaan ng isang luxury ship na gaya nito ang magpapasok ng isang gaya mo? Bumababa na ata ang kalidad nila kung ganun. Labis namang nagulat si Mrs. Marshall sa kanyang nadinig. Wala siyang masabi at napaluha na lamang. Hindi niya mawari kung bakit ang lalaki na yon maging ang iba ay tila naiirita sa kanya. May iba din naman doon na nadidismaya sa lalaki dahil hindi naman tama umano ang magsalita ng ganun sa isang matanda. At may ilan din namang sumasang-ayon sa lalaki dahil sila man ay hindi komportable na mapatabi sa taong hindi nila kaanta sa buhay. Nakakapagtaka naman talaga na magkaroon ng ganong pasahero sa isang first class na cruise ship. Nakuha ba niya ang ticket sa isang charity o isang giveaway? O baka naman napalalunan niya lamang ito sa isang raffle? Tanong ng mga tao na naroon. Ang nakakaawang matanda naman ay wala nang magawa kundi ang magtakip ng kanyang mukha at dumuha. Dito na nagsalita ang isang babae na nakasaksi sa bawat nangyari. Bakit ba? Wala bang karapatang tong si Lola na sumakay sa barkong ito kasama natin? Ang mahalaga ay may ticket siya. Hindi pa kayo naiiya sa inuugali nyo laban sa isang matanda? Wala ba kayong mga ina? Nang sabihin ng babaeng iyon ay iba't iba ang naging reaksyon ng mga mayayamang naroroon sa puntong nauwi na rin sila sa pagtatalo kung ano ba talaga ang tama. Hindi na rin ito nakayanan pa ng matanda dahil alam niya na siya ang pinag-uugatan ng gulo. Kaya iniwan na nito ang kanyang mga bagay sa gilid at lumayo na lamang sa eksena. Hindi na rin inaasahan na mararating pa niya ang kanyang kwarto. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang lalaking crew na tumulong kay Mrs. Marshall kanina. Agad na nitong pinatahimik ang lahat. Sabay akay na sa matanda para paupuin sa isang armchair at makapagpahinga muna. Hindi sinasadya na malaglag ang dala nitong larawan sa sahig. Ang crew na rin mismo ang dumampot nito para sa matanda at nakita nga niya sa larawan na iyon ang isang batang lalaki bago ito maibalik. Madam, malamang na napakahalaga ng larawan na iyon sa inyo. Si Mrs. Marshall naman ay napahimas na lamang sa larawan. Dahilan para mapangiti siya sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan. Yan ang aking anak. Siya ang kapitan ng malaki at magarang barkong ito. Siya ang namumuno sa sasakyang ito ngayon. Nang madinig ito ng lahat ay tila natahimik sila at nabigla. Hindi nila mawari na sa kabila ng simpleng ayos na matanda ay ina pala ito ng pinaka-importanting tao sa barko na kanilang sinasakyan. Dito na ipinahayag ng matanda ang kanyang istorya habang hinahawakan ang larawan ng kanyang anak. Si Mrs. Marshall ay nagmula umano sa isang ordinaryong pamilya sa timog bahagi ng kanilang bansa. Ang kanyang magulang ay nagmamay-ari ng maliit na rancho na siyang nagbibigay ng kanilang ikinabubuhay at pangangailangan sa araw-araw. Si Edith ang panganay sa kanilang dalawang magkapatid at ang bunso naman ay nagngangalang Lily na nalalagay naman sa isang mahirap na karamdaman dahilan sa madalas na mapa-absent si Edith para maalagaan lamang ang kanyang kapatid. Ilang buwan matapos ang Pearl Harbor attack, ang ama ni Edith ay napagdesisyonang makibahagi sa military. Doon, matapos makipagbakbakan sa mga Hapon, ay pinadala naman siya sa isang war front sa France kung saan hindi na nga siya nakabalik pa kailanman.
Ang tanging alaala na lamang ni Edith sa kanyang ama ay ang gold pendant na ibinigay nito. Nangako kay Edith ang kanyang ama noon bago umalis na kailangan suot niya umano ang kwintas sa kanyang pagbabalik bilang isang bayani. Pero nagbalik ang kanyang ama sa loob na ng isang kabaong na nababalutan ng watawat na hindi na maibabalik pa ni Edith ang pendant na yun sa kanyang ama. Matapos ang trahedyang iyon, ang kanilang pamilya ay hindi na bumalik pa sa dati. Ang ina ni Edith ay nanatili na lamang na nangulila sa kanyang ama. Nang si Edith naman ay nag-edad ng 27 taong gulang, ay inakala niyang hindi na niya mararanasan pa ang mag-aasawa. Pero doon din sa mga panahong na iyon ay nakilala niya si Walter, isang gwapo at masipag na lalaking nasa 30 na ang edad. Mabilis nagkagustuhan ang dalawa at naging palagay agad ang loob nila sa isa't isa. Inisip ni Edith ng mga panahon na iyon na si Walter na ang Prince Charming ng kanyang buhay. Matapos ang isang taon ng kanilang relasyon ay napag-isipan na rin nila ang magpakasal. Hindi inaasahan ni Edith na isa na namang trahedya ang magaganap sa kanyang buhay. Kasabay kasi ng mga sandaling iyon ay ang paglala ng karamdaman ni Lily. Bumabagsak pang lalo ang katawan nito at nangihina sa bawat pagdaan ng araw. Kaya agad namang inatasan ni Edith si Walter na maghanap ng doktor para suriin ang kalagay ng kanyang kapatid. Dito nila nadiskubre na si Lily ay may pneumonia. Kaya agad na itong isinakay ni Walter sa kanyang truck para dalhin sa pinakamalapit na hospital. Inasikaso naman din agad ng mga nurse at doktor si Lily nang dumating. Dalawang araw ang makalipas ay nakaramdam naman si Walter ng panghihina sa kanyang katawan at hirap sa paghinga. Nang ipatingin niya ito sa doktor ay hindi niya inaasahang malaman na nahawaan pala siya ng karamdaman ni Lily na malamang nakuha niya nang makasama ito sa biyahe. Naging dahilan ito para sabay ng maratay si Lily at Walter sa hospital. Pinilit man ni Walter na mabuhay at hindi rin niya ito nakayanan. Namatay na rin si Walter ilang araw matapos ding mabawian ang buhay si Lily. Labis na nalungkot si Edith at ang kanyang ina. Ngayon sila na lamang dalawa ang natitira. Ang naiwan na lamang sa kanila ay ang truck ni Walter at ang matandang rancho ng kanilang pamilya. Ilang araw ang makalipas ay nagsimula na rin si Edith na makaramdam na masama sa kanyang sarili. Dito na niya nalaman na ang dahilan pala noon ay ang kanyang ganap na pagbubuntis. Isang bagay na matagal na nilang hinahangad ni Walter bago ito mawala. Tanging ang ina na lamang niya ang nakakasama ni Edith sa kanyang bawat buwan ng pagdadalang tao. Hanggang sa maipanganak na niya ang kanyang baby boy na naghatid sa kanya ng hanggang langit na kaligayahan. Pero ang kanyang ina noon ay na-diagnose ng dementia o pagkalimot sa ilang mahalagang bagay ng kanyang buhay. Dahilan din ito sa pag-iiba-iba ng kanyang pag-uugali na inuunawa na lamang ni Edith. Si Ken naman, anak ni Edith, ay lumalaking makisig at malusog kagaya ng kanyang ama. Sa kabila ng lahat ang madalas na pagiging agresibo ng ina ni Edith dahil sa kalagayan nito, ay nagsilbing bangungot na rin sa kanilang mag-ina, lalo sa tuwing napagbubuntunan ng kanyang ina ang apo nitong si Ken. Ito ang dahilan kaya nagawa ni Edith ang naging pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay. Hindi niya kayang maiwan ang kanyang ina lalo na sa kalagayan nito at edad. Kaya para hindi mapahamak ang anak ay ipinaalaga na muna ito ni Edith sa isang mag-asawang farmer na kanyang kakilala na matagal na rin gustong magkaanak. May maayos silang buhay at tiyak na mapapalaki nila si Ken ng mabuti at maayos. Isang buhay na sa tingin ni Edith ay hindi niya kailanman maibibigay. Ilang taon ang makalipas ay ganap na ring yumao ang ina ni Edith. Kaya nagkaroon na rin ng pagkakataon si Edith na balikan ang kanyang anak sa mag-asawang farmer kung saan niya ito iniwan. Ang hindi niya alam ay wala na pala sila sa lugar na iyon. Ibinenta na nila ang lahat ng kanilang ari-arian at bumiyahe na papunta sa ibang kontinente. Doon, dahil sa kawalan ng pera at koneksyon sa mga bagay-bagay gaya ng telepono, ay hindi naging madali kay Edith na mahanap pa ang kanyang anak ni si Ken. Walang araw na hindi inuusig ni Edith ang kanyang sarili dahil sa kanyang naging desisyon.
humihiling sa Diyos na may tao siyang makakausap na kahit papano ay makakapagsabi sa kanya ng detalyeng kanyang kailangan. Makalipas ang maraming taon at tila sinagot din naman ng Diyos ang kanyang hiling. Nang isang grupo ang tumulong sa kanya para mahanap ang kanyang anak. At ang organisasyong mismo na tumulong sa kanya ang nagsagawa ng fundraising para mapunan ang pangangailangan ng matanda na makita ang matagal na nitong nawalay na anak. Sinadya nilang gawin itong premium suite ticket para mas maging malapit sa kanyang anak hangga't maaari. Maraming taon ang hinintay ni Edith para lamang sa nakatakdang araw na iyon. Pero ngayon ay nalagay pa siya sa isang sitwasyon na waring pinagmumulan pa siya ng kaguluhan. Ayon kay Mrs. Marshall ay sapat na sa kanya na malamang nasa maayos at ligtas ang kanyang anak. Dagdag pa niya na pwede na siyang mamatay sa ngayon. Ang lahat na nakadinig sa kwento ng matanda ay natigilan. Ang karamihan naman ay nagkaroon ng simpatya at lungkot sa kanyang pinagdaanan. Dito na gumawa ang crew ng isang hakbang na labis ikagugulat ng lahat. Hiniram nito ang larawan hawak ng matanda, sabay umalis na muna at nagpaalam. Habang ang karamihan doon ay pinakakalma ang matanda. Ilang sandali lamang ang makalipas ay isang announcement na ang kanilang nadinig mula sa kapitan ng barko na siyang umingay sa paligid. Sana ay paglaanan niyo ng ilang sandali ang sasabihin kong ito. Ako ang inyong kapitan, Captain Ken Marshall po. Bagamat ang ating ship natin ay malayo pa, dapat natin puntahan. Ay umaasa na ang ilang araw niyong pananatili sa barkong ito ay magpabago ng inyong mga buhay. Tandaan na hindi tayo bumabiyahe sa patag na daan kung saan nandyan ang malalakas na alon at pagbagyo na maaring maging balakid sa atin. Kaya kinakailangan talaga na maging balanse sa ganitong pagkakataon na hindi naman sa lahat ng pagkakataon masaya tayo palagi. May punto sa buhay natin na malungkot at hindi maganda. Pero lahat ng iyon ay parte lamang ng ating buhay. Kung hindi tayo magkakamali ay hindi natin mararanasan ang saya ng pagpapatawad. At kung kaya natin magpatawad ay walang dahilan para magtanim tayo ng galit sa kahit sino man. At bilang panghuli ay sasabihin kong ito sa inyo bilang kapitan ng barkong ito. Ang aking ina ay nasa barkong ito ngayon. Matagal na panahon ko rin hindi nasabi ito sa kanya at hindi ko napapalampasin ang pagkakataong itong gawin yon. Ma, hindi ako galit sa inyo ano paman. Matagal ko na po kayong napatawad. Kung hindi po dahil sa desisyon nyo, ay malamang wala ako sa kalagayan ko ngayon. At kahit matagal mo man ito, hindi nadinig sa akin, ma. Mahal na mahal kita. Matapos ang mensaheng iyon ay marami sa mga pasahero ang naiyak. Ang karamihan ay napalakpak pa sa labis na kasiyahan na lumigalig sa buong paligid ng malawak na barko. Si Mrs. Marshall ay naluwa ng sobra. Maya-maya pa habang umiiyak at nagpapalakpak na lahat ay isang lalaki na nakaship suit ang bumaba sa lobby para humarap sa matanda. Dito na nasilayan at muling naiyakap ni Mrs. Marshall ang kanyang anak sa loob ng 45 taon. Mahigpit nagyakapan ang mag-ina at dito inabot ni Edith sa kanyang anak ang pendant na iniwan sa kanya ng lolo nito bago ito mamatay sa isang digmaan.